So guys, pasok naman tayo ngayon sa interior ng ano, ng Toyota Innova diesel manual. So, pasensya na, makalat. So, pasok tayo sa loob. Pina-under ko na 'to eh. So, ito interior, buksan natin yung ilaw. Ito yung map light niya. Pinaitan ko na 'tong LED. Kasi yung stock nito, ano, yellow. Hindi siya ganun kaliwanag, kaya pinaitan ko ng LED. So, mas maganda. Mas maliwanag sa loob. Pag madilim. So, ito yung loob niya. Interior niya, dashboard niya. So, masabi ko lang, sa interior niya, napaka ganda. Ang ganda, napaka-simple. Simple lang siya, wala siya mga ano, tawag dito, mga leather dito. Plastic lang siya, pero maganda yung pagkakadesign. So, para sa akin, maganda. Yung ano niya, tachometer niya, tsaka speedometer niya. Ito yung, tachometer, speedometer. So, yung average fuel economy natin, 11.4 kilometers. So, napakatipid. Ang tipid nito sa diesel. Wala kang katatalo. Maganda na yung design. Maganda pa yung interior. Napakatipid pa. So, the best talaga. The best MPV. Talaga to. Kahit na may dumating na bago, yung Geely Okavango, MPV rin yan eh. So, para sa akin, sa design, mas maganda yung Geely. Pero para sa akin, Innova pa rin talaga. Kasi diesel to eh. Yung Geely, ano yun eh. Mga gasolina lang meron sila. So, sa side unit, ito. Nakapalitan naman to aftermarket. Pwede ka nang bumili ng Android unit. Yun sa, kahit saan, sa Banawe. Meron naman dyan na bibili. So, ito nagustuhan ko rin to. Yung design niya. Parang crystallized siya. Ganda. Hindi na tignan. So, ito hard plastic lang to. Yung ano. Pero, wala naman ng problema dyan. Ito, fabric siya. Masarap isandal yung ano, yung kamay. So, yung manubela to. Manubela. Ito, binili ko na to eh. Aftermarket to nga na. Steering cover wheel. So, yung design ng ano niya, ng manubela niya, maganda. Maganda, maganda yung design niya. May chrome, may silver accents. So, may mga function din dito ng ano, call, mode, tsaka yung volume adjuster. So, dito yung display. Display niya, ayan, para dito yan sa gauge. Ayan. Pero, ayan, itatapat ko lang sa average fuel economy. So, overall, maganda. Maganda yung dashboard niya. Interior niya. So, pasok tayo sa likod. Second row. So, sa second row. Ayun. Second row niya, maluwang. Maluwang talaga siya. Sorry, naarang kamay ko. So, second row, ayun, aluwang. Napakaluwang sa second row, yung upuan ng second row. Aluwang niya. Walang kahirap-hirap yung paa mo. Hindi ka na mapapagod. So, yung aircon niya, dito lang. Sa likod. Kabilaan siya. So, manual lang yung ano, adjuster ng yung aircon natin. Pero sobrang lamig, no? Lakas. Sobrang lamig ng aircon ng ano. Ng Innova Toyota sa Japan. Japan number 1. Yan, likod niya. Second row. Ang lubang. So, pasok tayo sa, tignan natin likod. Especially likod. Ang
pasensya na kayo guys, ang end lang sa nakapag-review eh. So, hindi pa ako ganun kabiyasa mag-review ng sasakyan. So, ito naka, ano siya, oh. Natin. Iangat natin dito. Ayan. Kasi minsan pag mabilis sa takbo, humababa ito. So, yan, yung space niya sa likod. Ayan, may tint pa. Ayan yung space niya. Ayan, napakaluwang. So, marami kang gamit na malalagay dito talaga. Good na good talaga for long road trips. Ito, LED na rin ito. Pinalitan ko na rin yung aftermarket. So, may aircon din tayo sa likod, no? Pinakalikod. May aircon pa rin. Kaya walang problema ang passenger dito sa pinakalikod. Malamig pa rin. Ayan. So, overall, interior, napakaganda ng Innova. Napakaluwang. Yung pinakadabas sa Innova, napakaluwang. Talagang people holder talaga. Ayan. So, guys, ang masabi ko sa Toyota Innova na to, forma, okay. Tipid sa diesel, okay na okay. So, sa interior space lalong, okay na okay. Ganda. So, guys, i-recommend ko talaga itong sakyan na ito para sa pampamilya. Hindi na pampamilya, pang ano rin. Pang business, ganyan. Maganda, maganda. Overall, talagang wala kang talo rito. So, ganito na lang po tayo. Pasensya na kayo. First time ko mag-review ng sakyan. Salamat, guys.